Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, maitaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Hangad ko na marami tayong mahihikayat na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech Republic na magpundar ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang maintenance and repair operations hub. Ipinaalam ko rin sa kanila ang ating interes na palaguin ang ating kooperasyon sa agrikultura, sa enerhiya, edukasyon, climate change and sustainability, transportasyon, pati sa kaalaman ng teknolohiyang paghimpapawid at pangkalawakan. Nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW. At sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil andito'y nais pang mag-imbita ng Czech Republic ng mas maraming overseas Filipino workers upang punuin ang kanilang kakulangan sa kanilang manggagawa sa iba't ibang industriya, sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare. At iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Inatasan ko ang ating Department of Migrant Workers ng pakikipag-usap sa kanila at sa mga kanilang katapat sa Ministry of Labor and Social Affairs upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga Filipino nationals at ating mga Filipino workers. At nais kong ipaalam sa inyo na may matagumpay na nalagdaan ang DMW at ang MPB, ang Joint Communique kahapon sa Prague Castle upang itaguyod ang formal na mekanismo na pagdadialog sa larangan ng paggawa. Ito ay malaking tulong sa atin, hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Czech Republic, kundi para sa ating mga kapwa Pilipino na nagnanais na makarating sa bansang ito upang makapagtrabaho.